Kailan daw uuwi si Mama? Ali, everybody. Sabi mo tao. Ta. At bumalik na naman ang pagiging malapit sa akin ni Abdullah. At take note, hindi lang pagiging malapit kung hindi mas lalo siyang naging sweet sa akin ngayon. Good morning sa lahat ng viewers na dito sa ating Facebook page maging sa YouTube channel. Ngayong araw, andirito na naman ako sa Davis na hardware dito sa Alayaw. At magpapadeliver tayo ng pinakahuling materials para kala Isabel na compute na dun sa loob. At ito, may hawak na tayo ditong 10,000 pesos kasi inabot na naman ng 10,000 pesos kasi ang kinuha ko na po na para sa sahig nila yung pinakamakapal po na pinolik. Nagtototal po siya ng 1,000 mahigit bawat isa. So, kaya lumaki. So, okay lang yun. At least matibay yung sahig nila. At Isabel, kasi yung mga bata pag tumalon, pag medyo manipis o ano, baka masira lang din kaagad. Kaya tara, magbabahay tayo dun sa loob ng hardware. At matapos nga ang transaksyon namin dito, heto na nga, sinimula na namin magbiyahe ni Commander patungo kung saan ang lugar nila Abdullah dahil medyo may kalayuan din ito magmula sa aming tahanan. Dito na tayo kala Abdul at tinan natin si Abdul. Nakita ko na kaagad dito nakabungad. Hey Abdul! Oh! Takot ka na naman! Nasaan po sa Isabel? Ha? Nag-alis? Nasaan si Ate Isabel, Abdul? Nag-alis? Oo. Ay. So, titignan natin si Ate Isabel dito. Baka nag-ano nung inuuling nila o ano. Pero yung pabahay, ito, malapit na matapos. Nalagyan na ng dingding yung tigkabila. Saan nagpunta si Ate Isabel? Toy. Anong toy? Toy. Ha? Toy. Kanina pa ba umalis? Kanina pa? Ha? Kumain ka na? Oo. Oo. Ikaw yung madalas ko nakikita naglalakad. Eh sabi ko kay Ate Isabel, kukunin ko yung sukat ng paa mo. Ngayon pwede mo ba sa akin ibigay? Ha? Bigay mo sa akin sukat ng paa mo? Ha? Yan, tatago. Hindi. Ha? Ba't nagtatago si Kuya? Ta. Ha? Hey. Sabi mo nga kay Kuya, bakit nagtatago? Ta. Oh, dali, huwag ka na daw magtago. Oh, kasi nung nakaraang araw, sabi ko kay Ate Isabel, ibigay niya sa akin sukat ng mga paa ng mga bata. Eh, nalimutan po siguro, limot ko na din namang i-remind, umalis na po ako, at naalala ko na sa bahay na ako na wala sa akin yung mga sukat ng paa ng mga bata. Ikaw, nagpapasok ka din ba? Napasok ka din? Anong ginagamit po pag napasok ka? Chinelas o sapatos? Dali, bibilang ko kayo, ha? Chinelas. Chinelas lang. Pero anong gusto mo, sapatos? Ha? Gusto mo sapatos? Huwag ka mahiya. Pag kinakausap, dapat naharap sa tao. Tao? Sabi mo nga, Abdullah, tao. Tao. Oh. Alam nga ni Abdullah, sabihin yung tao. Sabi mo, tao. Tao. Oh, tao. Nagkain ka na? Oo. Anong inulam mo? Yum. Ha? Asukal yung ulam. Ha? Asukal. Asukal? Asukal nga ang inulam nila, hindi. Ah, hindi. Hindi naman daw asukal, ha? Seven. Kay. Anong inulam? Kay. Ba't di kasi naman natin sa bell? Mama. Ha? Hindi kasi nama? Kay. Ay, kamusta si mama mo? Nakakausap mo si mama mo? Oo. Ay, kamusta daw si mama mo? Okay naman? Kailan daw uuwi si mama? Kay. Everybody. Hindi mo alam? Hindi daw alam ni Abdul. Pag minsan nakikipag-usap ito sa atin, pero pag madalas, talagang sa umpisa tumatakbo, natatakot siguro. Kasi yun nga, sanay lang siya sa araw-araw niya na nakikita ng mga tao. Hindi naman siya sanay sa atin kasi every other day lang tayo dito pumupunta. Okay, tayo natin si Ate Isabel kung sakaling maabutan natin. Bago pupuntahan muna siguro natin karpintero para makausap natin. Total dito lang naman yung bahay niya. Nandiyan kaya sila, yung karpintero? Ha? Nandiyan? O sige, pupunta. Asan chinelas mo? Ibabat. Ha? Ba't ikaw wala kang chinelas? Ibabat. Oo nga, bakit wala? Ba't di mo sinusuto yung robot mo na chinelas? Sa saan? Butay. Daming sinasabi na Abdul, hindi maintindihan. Hindi kita maintindihan. Hayaan mo, pag straight ka na magsalita, maintindihan na ano? Pero tayo Abdul. Pair tayo, pair. Yan, good job.
Pupuntahan natin yung karpintero mga kalinga para makausap natin patungkol dito. Na sasabihin natin na this day din, siguro afternoon, i-deliver na din dito. At tatanungin natin kung kailan yung estimated niya na matatapos niya ito. Para na sa ganun alam natin, para pagpunta natin dito, ay mailipat na kagad natin dito sila at Isabel, sila Abdul. Sa sa nakikita ko po dito sa pagkakagawa ni Kuya ay pulido po talaga. Napaka pantay ng bawat pagkakakat ng bahay. Ganito po yung maganda kasi kahit simple lang yung pabahay natin, kahit hindi naman talaga konkreto. Parang hindi yata dito yung bahay nila Kuya na karpintero kasi nung pinuntahan ko sila, dito yung nakita ko na nila bahay, pero di ko sure kung dito nga. Tao po may padlock, so ibig sabihin hindi dito kasi dito sila naguling nung kinausap ko si Kuya. Akala ko ito yung bahay nila, so hindi pala. Pabalik tayo doon para tanungin natin kasi akala ko dito. At habang pabalik nga ako sa tahanan nila Abdullah ay napansin ko ang ilog na pinanggagalingan na ginagamit nila Ate Isabel. Bababa tayo dito, titingnan natin tong tubig na pinagkukunan nila Ate Isabel ng kanilang pang-araw-araw. Ito yung lahat-lahat dito nila kinukuha, panghugas, panglaba, panligo, lahat dito. At dito nga ay mapapansin nyo na hindi ganoon kalinis o hindi ko alam kung safe nga ba ito na ginagamit nila. Sa nakikita ko dito sa pinagkukunan nila Ate Isabel ng tubig na pang-araw-araw nila, ay malinis siguro ito kapag summer na summer talaga, yung hindi ganito na pasulput-sulput yung ulan. Kasi sa nakikita ko ngayon, hindi siya ganoon kalinaw. Pero yun nga, sa nakikita ko dito sa pinanggagalingan nito na bundok, ay malinis ito kapag tag-araw. So kaya ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi nila Ate Isabel maiwan ang lugar na ito. Kasi alam nila na kapag lumipat sila ng lugar, ay ito yung isa sa problemahin nila, yung tubig. Kaya dito ay libre na lahat. Lahat ng pangangailangan nila. Ang hindi ko lang alam kung saan sila kumukuha ng kanilang iniinom. So tara, babalik na tayo dun. Hindi ko alam kung maantay pa natin sa Ate Isabel, pero may dala tayo dito ang mga grocery. Ang nakikita ko lang dito kala Ate Isabel, dapat po pala ito ay matambakan. Yan, dyan parte. Para na sa ganun kapag umuulan, hindi naman sila malubog sa tubig. Medyo mababa kasi dito sa bandang likodan nila ng bahay. So kasi in-adjust yung kanilang bahay kung mapansin ninyo. Dati andun talaga ito banda unahan, pero inilagay nga nila dito kasi nga kapag kusakali magsukatan, mas malayo-layo ito. Pero yun nga lang ang problema, yung tubig dito kapag lumalaki ang ilog, medyo may tubig dito konti. Kaya nga tinaasan yan talaga ng ganyan kasi hindi pa pwede kasi may tubig dito. Lalo na kapag tag-ulan, talagang umaabot ang tubig dyan. Kaya safe naman sila dito kasi alam tansya nila kung ano yung taas ng tubig dito kapag tag-ulan. So sila na ang nagtansya nito ng dapat na itaas ng bahay. Kaya sa tingin ko safe naman itong taas niyan. Kaya ang importante sa siguro dito, matambakan dito ng lupa para na sa ganun tumaas dito banda. Ba, malinis na dito. Kontuwa si Abdul. Malayo ba nini yung bahay ng karpintero? Malayo? Ha? Yung nandiyan na bahay, hindi yun? May pinuntahan kasi ako dyan na bahay, hindi yun? Kasi yun yung bahay nila? Nakakandado kasi. Sa unahan pa ang bahay? Okay, hindi pala dyan. Ang laki naman yung laruan mo. At sino itong babae na ito? Kanino anak ito? Ha? Sino yun? Kapatid nyo rin, hindi? Hindi, okay. Ano mo ito, parang pamangkin mo? Okay, may kaedad rin pala dito si Abdul, nakalaro-laro niya na bata ito. Oh, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ay, huwag mo awayin Abdul ha? Kasi bad yun. Oh, mag-hug kayo. Wow, sweet naman. Sweet naman pala ito, kala ko nag-aaway kayo. Sweet ka pala talaga Abdul. Oh, hinahabol niya, niyayakap niya. Totoo naman itong bata na ito. Sweet ka pala talaga Abdul. Ay, yakap niya ako. Thank you, Abdul. Ayun, mga bing. Ha? Ano yun? Bing. Ano yun? Bing. Baril? Pana? Pampana sa isda? Bakit gusto mo ba manghuli ng isda? Aba, dapat hindi. Dapat maging ano ka? Seaman.
Hindi natin alam kung ano magiging future nitong bata na to, pero sana maganda yung maging kinabukasan niya. Ah, di bali nandiyan naman yung mama niya na umaalalay sa kanya. Ano, Abdul? Gusto mo tawagan natin si mama mo? Ay, gusto mo? Ay, grabe ang likot pala talaga nito. Kaya pala puro sugat yung katawan niya kasi ganyan siya kalikot. Pero napaka-cute, sobra. At napaka-sweet. Kita nyo naman, pagyakap nyo dito sa bata, eh, nagniyakap niya rin tayo. Ha? Napakalikot mo. Sobrang likot mo. Wala ba dito malapit na tindahan? Sa Heron? Bili ka ng pagkain nyo? Pwede kang bumili? Ha? Sige, bigyan kita ng pera. Kasi di ko alam kung saan pumunta sila at Isabel. Eh, hindi ko alam kung nag-merienda na ba itong mga bata. Although, maaga pa naman, wala pang tanghalian, pero pabiling ko siya ng pagkain. Bilhin ka ng pagkain, ha? Pati mga kapatid mo, bilhin mo sila, ha? Sige, magpasuyo muna tayo dito kasi hindi ko alam ang tindahan dito kung saan. Kasi kapag pumapasok ako dito, wala naman akong tindahan dito na nakikita. Kaya nga sabi ko, eh, grocery yung madalas natin dinadala sa kanila kasi kung lalabas pa sila sa labasan, napakalayo. Lakad lang talaga halos din yung ginagawa ng mga kapatid ni Isabel dito. So, pabili muna natin ang pagkain yung mga bata. Kawawa naman. Ayan ako, makita nyo. Talagang pantay na pantay yung pagkagawa ni Kuya. Kaya hindi tayo nagkamali ng karpintero talaga dito. Maganda na ito kapag nakulayan kasi base sa sabi sa akin ng nagbenta nitong hardware ay okay daw po ito gamitin. Hindi basta-basta nasisira kasi marin daw po ito yung kadalasan na ginagamit sa mga bangka. So tiwala naman tayo at lalo na pag napinturahan siguro ito, mas titibay siguro ito. At siguro di ko alam kung saan nilalagay dito yung magiging kusina nila at Isabel, kung dito ba. Malamang dito yan sa likod, sigurado. Kasi kung dito pa, nasabi kong ang layo, kung pupunta-punta pa sila dito para lang magluto, eh ang layo ng nilalakad nila at Isabel. Lalabas sila ng bahay, pupunta pa dito. Pero kung dito lang sa likod, malapit na. Oh Abdul, gaano ka dyan? Baba ka dyan, baba. Baba, dali. Ay naku, ang likot mo pala talaga. Baba ka, baba. O, tinan mo yung paa mo. Oh, oh, puro putik na yung paa mo. Ay. O tara, maghugas tayo dun sa ilog. Grabe talaga itong bata na ito pala pag hindi nababantayan. Dito, dito. Oo. Ito po yung mahirap dito kapag wala si... Ha? Nagtalok. Para ka nang nagtalok. Tinan mo yung paa mo. Oo. Grabe naman itong bata na ito pala kapag wala nagbabantay. Sobrang likot. O yan, bigyan mo sila ng pagkain. Kain kayo. Hugasan ko lang si Abdul. Grabe ka. Yan yung ginagawa mo. Oh, hugas ng paa. Hugas. Huwag ka na doon babalik, ha? Ado, lago. Ligo. hugas. Bila. Buti na lang may ilog kayo dito. Oo. Hindi nyo pinoproblema yung tubig, ano? Ganun dun babalik ha, magchinelas ka pati baka mabubog ka. Ha? Umali ka na. Kawawa itong mga bata na ito pag wala nag-aalaga. Oh, punta na dun. Ayun, tumakbo na naman. Andito na po si Kuya. Kuya, akala ko dun yung bahay nyo. Dun sa katabi ng pinag-uulingan. Doon pa yun sir, sa bandaron. Ah, sa unahan pa. Oh, kasi nagpunta ako doon kanina, hinahanap kita. Akala ko doon kasi doon kita nakita noong nakaraan. So, malayo pa pala, hindi pa dyan? Ah, hindi pa sir. Patarong pa. Bali, ano pala kuya, simula kahapon, di ba? Dire-diretso yung ano nyo hanggang ngayon. Oo, sir. Okay. Nasaan yung katulong mo ngayon? Wala? Agad sir, nag-aaro pa. Inaayos yung pinagkain. May inaayos pa. Okay. Maganda kuya yung pagkagawa mo ng dingding. Pantay na pantay. Para maayos naman sir, ay yun yan. Ano po ito, ano nyo rin to, accomplishment nyo din? Para, kung may, kung, di ba, makikita ng tao, magtatanong lang kung sino gumawa niyan. Kung sino gumawa, di ba? Siyempre, oo. Oh, tama yun. Kung hindi okay yung pagkagawa, pag ay, sinabi, siyempre. Hindi na sila magpagawa. Hindi na magpagawa. Tsaka sabi ko nga kay Kuya, since nakita ko po talagang pulido yung gawa ni Kuya rin, at yung mga karpintero kasi natin sa Kapalonga, ano sila, kumbaga, di ko alam kung minsan may mga
Basta ano na lang po, kung sabi ko kay kuya, kung sakali man na may papagawa pa tayo ulit at sana masundan pa ito, hindi lang sila at sabi yung paggawa ng bahay, eh kukunin natin si kuya kung willing si kuya. At sinabi niya willing naman daw siya, walang problema. Sinasadya sa atin dito si kuya na pwedeng gawin dito para mas matibay daw. Lalagyan ng ano, ng mamasilyahin lahat ng dinding, mamasilyahin bago pinturahan para matakpan yung pinakang ano niya, no tatay? Oh, parang pinakang protection niya na yun. Yeah, sir, oh. Para kahit mabasa siya, oh, hindi, walang problema. Oh. Yung plywood. Okay, sige. So papalagyan natin ng ganun, mamasilyahan muna bago pipinturahan. Okay. Grabe po ito, kuya. Okay, anong pangkahol, sir? Enamel, oh. Kayo, kung ano ba yung magandang ginagamit sa ganito? Ibig sabihin ito, lilihain muna. Hindi, sir. Masilyan muna. Tapos tsaka lilihain para pantay. Oh, sir. Tapos tsaka lalapatan ng pintura. Okay. Scott, second coat. Maganda yun. Para matibay-tibay. Kasi sayang lang din, di ba? Kung, sayang nga. Maganda yun. Kung pintura lang yung magiging ano niya, protection niya, hindi masyadong ano. Oh, sir. Hindi kagaya kung may ano, masilya. Okay. Sige, sige. Oh, ngayon, bali nung nakaraan nagbigyan tayo kay kuya nung tinrabaho niya at magdadapunta po natin dito hanggang matapos ni kuya ito ay bibigay tayo ng ano niya, ng sahod niya kasi po kailangan din nila siyempre ng pang-araw-araw nga, 'di ba tatay? Oh, yan, mga pangangailangan din, gastusin din. Oh, yan. Bali 2 days ngayon, pangalawang araw ulit ni kuya na gagawa dito sa bahay nila sa Bill. Ito po ba, kuya, yung tansya po ninyo dito sa gilid na ito ng itong pinakang dingding niya? Hanggang kailan po kaya ito? Sa ito siya, ano to? Kung, kasi bago ko ilagay yon, ipasok ko muna yung mga pag-ahe kasi pero itong likod, matatapos ito. Tapos na ito, sir. Tapos okay. Ito, ngayon. Tapos yung doon, yung arapan, kailangan may pasok muna yung Yung pang-sahig, sir. Pang-sahig. Bago okay. Takpan yon. May lalagay pa ako rin ito, sir, para sa ibay ng sahig. Maglalagay pa ako ng posterior. Ah, dito sa ilalim? Oo. Okay, lalagyan pa rin niya. Mas doble-doble tibay na yun. May mga poste na siya, tapos lalagyan pa niya sa gitna para mas matibay. Pang salo. Okay. Quality talaga, goods yun. Maganda po yun. Para naman quality yung trabaho natin. Yung trabaho ni kuya. So, okay kuya, salamat po ha. Sige sir, salamat. Pupunta muna kami. Kamusta niyo na lang po kami kay Isabel. Salamat po. Salamat. Okay, punta na tayo mga kalingap kasi wala si anong eh, may nilakad sila siguro, nagpunta daw sa tatay nung asawa na at sa Bell. Hindi ko alam, baka nagbisita sila o ano man. So, di bali. At babalik na tayo dito sa siguro bukas, pwede tayong bumalik dito. Kung hindi tayo masyadong busy bukas, babalik tayo dito kagad. So, maraming salamat ulit, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Suportan niyo po kayo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. God bless po. Bye.